Thursday High! Nasasabik sa unang araw ng eskwela, taas kamay with confidence. Let's do the Thursday High! First day of school, laging may kaba. Sino ba naman ang gustong mag-isa? Sana may guilt na makatabi. Di bagong kaibigan tapos ng klase. Lakas loob, hanapin ang katropa. Sumabay sa saya! Let's do the Thursday High! Taas na o, huwag kang mag-alala. Iwala sa sarili, huwag ka nang mahihiya. Tumaway, huwag kalimutang umite. Sigurado sa iyo ay may babate. Hi! Takas loob, hanapin ang katropa. Itaas ang kamay. This is the first day, hi! Nasasabik sa unang araw ng eskwela. Taas kamay with confidence. Let's do the first day, hi! Umaapo sa talino. Do the pretty high. Do the saucy high. Pag may hilig ka sa sports, do the epic high. Kung pagkat sing, do the rebel high. Pag solid sa bait, do the nice guy high. Itaas ang kamay, let's do the first day high. First day high. Joy, congrats nga pala for being honored today in our class. Uy, Joy! Uy, Joy! Congrats, ah! And, it is really great. By the way, ano nga pala yung part of the thesis? And, paano natin gagawin yun? Ito. Ito yung mga notes ko. Aralin mo na lang kung paano gawin yung chapter 1. Then, just send it to me when you're done. Are we clear for that? Yeah. Yes, yes, we are. Kakainis? Bakit kasi siya pa yung naging partner ko sa research? Inaawit mang aawitin o giliw ko. Ilang ulit pa mang uulitin o giliw ko. Tatlong oras na akong nagpapakit sa'yo. Di mo man lang napapansin ang bagong t-shirt ko. Ilang isaw pa ba ang kakainin o giliw ko? Ilang tansan pa ba ang iipunin? O giliw ko, gagawin ko ang lahat, pati ang thesis mo. Huwag walang iba kahit ang hinahanap ko. Sagutin mo lang ako. Okay, Miss Joy and Mr. Eddie, you explained well your research. So, congratulations! You defended your research. Sintay, walang upay daliga. At asal, ibigin ka. Sa tanghali, sa gabi at umaga. Huwag ka sanang magtanong at magbuda. Dahil ang puso ko'y walang pangamba. Lahat tayo'y mabubuhay ng taimik at buo. Ligaya. We made it! Our research is finally defended. I just want to appreciate all your help and effort. And dahil sa teamwork nating dalawa, kaya nangyari to. We deserve it, Ellie. Yes, finally! Defended na yung study natin. Congrats sa atin, Joy. Nagbunga lahat ang ibinigay nating effort dito. So I can say na, deserve. Nakaka-proud. I'm so proud of you, Joy. Me too, Ellie. At dahil dyan, ititreat kita. Meet me after class at the rooftop. I have something for you. See you! Bilis! Alam na kayo ito! Ay, yan! Hello! Oo! Palito natin ngayon. Hi, Joy! Hindi naman ako manyakis. Hey, Eli! Parang hindi na yung nag-end. Eli, alam mo itong tungkol sa prom? Oo, pre, magkakaroon ng prom ang ating school para sa ating graduating seniors. Sasama ka ba? Sasating ka na ba? Sumama ka na.
Ano yung pagkakataon mo para sa kanya? Gamitin mo itong pagkakataon na ito. Go for it. Tingin niya. So I have something heard in pala. Ha? Wala. Salamat sa magandang balita. Kita isang time bukas. May gagawin ako mamaya. Nangyari doon? Iba yung ngiti, no? Kaya nga eh. Nalaman lang na may prom. Excited na. Eh, kakapasok ba naman gaganapin? Hindi ko kaya eh. Hindi natin sure. Tara! Hindi natin yung mga gamit natin. Tara! Hindi, tara na! Hey! You're here na. Sorry, masyado ba akong late? Nope, hindi pa naman. Masyado pa namang maaga, ano ka ba? Here, let's eat na. Let's celebrate our achievements because we deserve it, Ellie. Congratulations sa atin. Congrats sa atin, Joy. Pero alam mo, kung kailan talaga patapos din yung school year, saka mo lang ako papansinin, eh, no? Kala ko nga, magtatapos tayong demer mo ako papansinin, eh. Ganun nga dapat yung plano ko, eh. Like, kung hindi kita naging partner sa research and hindi mo siguro inayos yon, baka hanggang ngayon, tinataray-tarayan pa rin kita. Grabe ka naman sa akin. Just parang kidding. Di naman kakababataan yan. Pero in fairness, naalala mo pa rin to? Siyempre naman. Kompletong-kompleto ah. Meron na tong keys, puto, skyflex, at may panulak pang coke. Sarap maging bata ulit. Pero ang bilis ng panahon, no? Isipin mo, dati kinakain natin tong mga to kada tapos ng laro natin sa kalsada. Habang nakatambay tayo sa tandang sarang. Pero ngayon, kinakain natin tong mga to dahil natapos na yung paghihirap natin sa research. Grabe. Nakakatanggal talaga ng pagod ng mga pagkain na to. Dati, kapag napapagod tayo kakalaro ng petpen ni Sarapin, kung ano-ano, kumakain lang tayo nito bilang pahinga. Ngayon, seems like sinatanggal nito lahat ng pagod natin sa pagpupuyat. Matapos lang yung research. Guys, nakakamiss yung mga panahon na we were just too young. Nga eh, yung tipong wala kang iniisip, hindi maglaro, kumain at tumambay. Kung tutuusin, nakakamiss. Nakakamiss tumamay sa tandang sora pagkatapos maglaro kasama ng mga pagkain binigay ko sa'yo. Alam mo ba, yun lang yung way ko dati para sabihin kung gusto kita. Huh? Yes. Bata pa lang tayo, Joy. May gusto na ako sa'yo. Hindi ko lang sinasabi dahil alam ko masyado pa tayong bata para dito. Gusto na kita noon pa lang. Pero hindi ko alam kung tama ba yung naramdaman ko. Actually, I talk to my parents. Tinanong ko sila kung anong maramdaman nila. Pero ang sabi lang ni Papa ay... Di mo nga pwede magustuhan si Toyang, Ellie. Masyado pa kayong bata. They try to tell us we're too young. Too young to really be in love. But single.
They tried to tell us we're too young. Too young to really be in love. Alam kong tama naman sila. Pero hindi ko alam kung tama pa ba yung nagusto kita. Hanggang sa tayo maging binata at dalaga. Hindi ko akalain na magtatagal ang naramdaman ko para sa'yo. Akala ko nung una, isa lamang itong kahibangan. Pero hindi. Sa tingin ko, mahal na kita. At sigurado na ako para sa naramdaman ko, para sa'yo. Ang dami kong nakilalang mga babae sa paglipas ng mga panahon. Pero, nananatili pa rin ang aking naramdaman para sa aking kababata. Kaya nung mapagtanto ko, sigurado at seryoso na ako para sa'yo. Sinubukan ko itong sabihin sa'yo. Ngunit, tuto lang iyong ina. Si Aling Nena. Pumunta ako sa tindahan nyo isang araw. Isang araw. Pumunta ako sa tindahan ni Aling Nena para bumili ng suka, burger, shampoo, toothpaste, toothbrush, noodles. Yun lang. Pagbayad ko aking nakita isang dalaga nakadungo sa bintana. Natulala ako, laglag ang puso ko, nalaglag din ang suka, burger. Ay! Pati panty ko napasigaw si Aling Nena. Ako naman ay parang nakuryenteng pusa. Ngunit natanggal lang iyan na makita ko na nakatawa ang dalaga. Panay ang sorry ko sa pagmamadali, nakalimutan pa ang sukli ko. Pagdating sa bahay, nagalit si nanay, pero oksang ako ay inlabaw ng tunay. Tindahan ni Aling Nena, parang isang kwento pang hindi kula. Mura na at sari-sari pa ang itinitinda, pero ang kainalis ko ay di nabibili ng pera. Punta ako sa tindahan kinabukasan para makipagkilala. Ngunit sabi ni Aling Nena, habang maagay, huwag na huwag ka nang umasa. Anak ni aalis na, papuntang Canada, tatlong araw na lang ay babay na. Alam mo ba nangyari? Wala nang bago para sa naramdaman ko sa iyo. Simula nung umalis ka ng Pinas at pagbalik mo. At ngayon, nag-graduate na tayo. Ellie kasi... Ellie, ito yung kinakatakutan kong mangyari. Ha? Anong kinakatakutan? Na manumbalik at lumalim yung mararamdaman mo sa akin. Kaya halos di kita pinapansin ngayong magkaklase tayo. Dahil ayokong magustuhan mo ulit ako. Manumbalik? Ulit? So alam mo? Oo. Sinabi sa akin ni Mama na nagugustuhan na rin ako ng taong gusto ko. Ngunit wala na akong magagawa noong mga panahon na yun dahil nakabook na ako ng tiket papuntang Canada. Kaya mas minabuti ko na hindi ka nalang kausapin bago ako umalis. Kaya mas minabuti kong huwag nang umamin sa'yo dahil mas masakit yun. Gusto mo rin ako? Oo. Tulad mo. Hanggang ngayon, gusto kita, Ellie. Sa tagal nang nilagi ko sa ibang bansa, ni hindi na paling sa iba yung nararamdaman ko dahil bago ako umalis ng Pinas, ay alam kong may minamahal ako at mahal mo din ako. Pero ayokong ituloy to dahil natatakot akong masaktan ang damdamin mo. Dahil babalik na naman ako ng Canada after graduation at hindi na ako muling babalik ng Pilipinas. Pero Joy, gusto mo rin ako. Gusto natin yung isa't isa. At yun yung mahalaga dun. Naalala mo ba, nung mga bata tayo, tinuturoan kita palaging sumayaw. Dahil yun yung paraan ko para sabihin gusto kita. Dahil ikaw lang yung gusto kong maging kapareha. Akala ko nung una, para dun lang yung sasayaw na yun. Ngunit kinalaunan, nung magdalaga ako, bago ako umalis ng Pinas, napagtanto ko din na mahal kita. Ngunit tila parang
tadhana na ata talaga ang niayaw na ipagpatuloy natin to. Natatakot ako para sa'yo na masaktan lang kita. Naalala mo pa pala ang pagsasayaw natin nung bata pa tayo. Tulad ng... Paano ka naalala? Nang ibalita sa akin nila Jay. Maaari ba? Kahit alam natin pareho na ito na ang... Kamukha mo si Paloma. Nung tayo ay bata pa, at ang galing-galing mo sumayaw, mapabugi man o cha-cha. Ngunit ang paborito ay magsayaw mo ng El Bimbo. Nakakainda, nakakaali, nakakatindi, balahibo. Pagkagal sa eskwela ay didiretso na sa inyo. At buong magapon ay tinuturuan mo ako. Pagkahawak ang kamay at walang kamalay-malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng umay. Simula sa gabing isasayo mo ako hanggang sa araw ng ating pagtatapos, aking ibinibigay sa'yo ang pagmamahal na siyang nararapat na mapasayo sa limitadong oras na meron tayo para sa isa't isa. Huwag na nating hayaan ang tadhana na kumontra pa sa mga nalalabing panahon. At sa aking paglisan, ay huwag mo sana akong kalilimutan at ng mga panahon na tayo'y nagmamahalan kahit na lamang ang mga taon na pareho nating hindi nalalaman. Tila natupad ang aking pangarap na makapareha ka, hindi lang sa sayaw na ating isinasagawa ngayon, maging sa buhay kahit sa limitadong panahon. Sana noon pa man ay sinabi na sa iyo, kahit di na uso ay ito lang ang alam ko. Choose to with your partners as you continue the Bacadian dance. For tonight's guest, singing the song Huling Sayaw, here is Mr. Kurt Angelo Natanti and Mr. Oliver Lasarte. Lahat-lahat ibibigay, lahat-lahat
sa ating huling sayaw. May dulo pala ang langit, kaya't sabay tayong bibitaw sa ating huling sayaw. Sa ilalim ng isang bubong, mga sikretong